Anthony J.J. Hildebrandt ang Fast sa tinaguriang The Fast and the Furious tandem ng Philippine Basketball. Isa siya sa mga kilalang guards ng 2000s PBA. Kung si Kagiwa nakilala sa Electric Place, si J.J. nakilala sa kanyang bilis at outside shooting, silang dalawa ang naging pundasyon ng tagumpay ng Gene Kings noong 2000s. Apat na kampyonato ang kanilang nauwi. Tubong Quezon City, pinanganak bilang Lamberto Romero Vicente Jr. Pero nang pumanaw ang kanyang ama, dinala sila ng kanyang ina sa Amerika. Ang kanilang ina na si Melanie, napangasawa sa Amerika si Ronald Hildebrandt at doon na din nagpalit ng pangalan si JJ. Nag-aral siya ng kolehiyo sa Kentucky State. Dito rin nang galing ang kilalang PBA import na si Billy Ray Bates. Taong 2000 nang unang maglaro si Hildebrandt sa Pilipinas. Ito ay para sa Batangas Blades ng NBA. Dito siya nadiskubre ni Coach Ron Jacobs. Isa siya sa mga PBA stars na hindi dumaan sa draft. Arguably, siya nga siguro ang greatest undrafted player ng PBA. Direct hire siya ng Gene Kings o yung pinapirma lang ng kontrata agad. Kinuha siya ng Hinebra para maging backup ni The Flash, Valdavid. Pero lalong nakilala si JJ dahil sa chemistry nila ng bagong pasok na si Kagiwa. Una ay binansagan silang Bandana Brothers dahil sa pagsuot ng headband. Kaso, na-expire ang kontrata ni JJ. Napilitan siyang umuwi ng Amerika dahil hindi sila nagkasundo sa contract extension. Isang taon ang inabot bago nakabalik ng Gene Kings si Hildebrandt. Sa kanyang pagbabalik, naging major contributor siya sa back-to-back championships ng Hinebra noong 2004 Fiesta at 04-05 Philippine Cup. Mula sa Bandana Brothers ay naging The Fast and the Furious ang tandem nila. Kasabay sa pagsikat ng pelikula, exciting at ma-action kasi ang place ng duo na ito. Yung tandem nila ni Kagiwa ang arguably the best backcourt tandem sa history ng liga. Nag-uwi pa ng Finals MVP si Hildebrandt sa kanilang pangatlong kampyonato noong 06-07 Philippine Cup kontra sa sister team nila na San Miguel. Sa mga panahong to, isa na siya sa mga best point guards sa liga. Ang patunay nga niyan ay yung pag-uwi niya ng PBA Most Valuable Player Award noong 2009. Nauna pa siyang manalo ng MVP kesa sa best friend niya na si Kagiwa na naging MVP din naman noong 2011. Mangilang beses din siyang naging parte ng national team bago ang rebranding nito papuntang Gilas. Regular member siya ng Team Pilipinas noon. Bumaba man ang level ng laro niya pagdating ng 2010s, nagsilbi pa ring mentor sa mga susunod na Gene Kings, lalo sa mga guards tulad ni Scottie Thompson. Nadagdagan pa ng dalawang kampyonato si Hildebrandt sa pag-rest back nila Tim Cone at Justin Brownlee sa Hinebra. Isa siya sa mga players na nagretiro ng kampyon. A perfect way to end a career. Sa kasalukuyan, matapos magretiro sa PBA, ay bumalik siya para maglaro sa semi-pro league na MPBL. Naglalaro siya ngayon sa Imus kasama ang iba pang ex-pros na sina Mac Cardona at Mark Pingris. Isa si Hildebrandt sa mga naging haligi ng PBA noong 2000s. Merong under the radar na pagsisimula sa basketball na nagtapos sa pagiging kilalang manlalaro para sa pinakapopular na kupunan sa Pilipinas. Mabilis, may matinik na shooting sa labas. Yan si JJ. Ay siyaplok! Hanggang sa susunod na episode na... Jump, 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 balero. Oh, no.